siya sanal. Kapag lumakas yung immune system mo. Mm-hmm. Siguro nasa management, nasa disposition, nasa outlook ng patient. Kasi minsan kahit positive kami, kahit positive ang bawat isa sa amin, yung pagod lang physically, it will affect us. Kumbaga, nag-flare up kami simply by that, na hindi kami nag-iisip, hindi kami stress, pero pagod ang katawan namin. So, mga ilang days or linggo na nandoon yung mga red patches o yung manifestation nitong psoriasis? Sometimes it's lifetime. Ah, okay. Minsan, mawawala yung reddish, pero may mga patches na makita mo, kasi nag-inflame yung skin namin. Eh. Mm-hmm. So, kahit sabihin mo hindi ako flared up, maano lang siya. Hindi siya makapal. Mm-hmm. Meron nagki-clear because of the medicine na they take. Mm-hmm. Depende talaga. Kasi ako, parang, all you have to do, personally, tinanggap ko na siya. Mm-hmm. Na parte na ng buhay ko ang psoriasis. So, I have to move on na ito yung condition ko. So, sa ngayon talaga, wala pang cure sa psoriasis. Yeah, no cure talaga. Oo. But it can be managed. Oo. Management ang ginagawa. Mm-hmm. So, ano ang emotional cause nito? I mean, how do you go on with people na judging you tungkol doon sa inyong balat? At paano nyo minamanage naman yung ganyan, sa emosyon naman? Jay, ikaw muna, Jay. Unang-una, Sorfil as an organization, we're trying to create awareness among the general public. Kasi itong sakit na psoriasis ay napakabigat. May mga members kami na ayaw nang lumabas, ayaw nang makisalamuha sa normal na daloy ng buhay. So, ini-encourage namin sila, ini-empower namin sila through yung mga latest na researches ngayon, yung mga latest na magagamot about psoriasis, na-educate namin sila. Tsaka, ini-empower din sila, namin sila by giving them life coaches. Mm-hmm. Yun yung tinatawag namin mga SOR coach. Mm-hmm. Kasi meron kaming program, ang tawag ay SOR coach, psoriasis coach, mm-hmm. wherein mga patients, kaming tatlo dito, SOR coach mm-hmm. kami, mga patients kami na train ng Sorfil. Mm-hmm. Yung training na yun, binigay sa amin ng Sorfil through dermatologists. Meron mm-hmm. training kami ng mga rheumatologists, psychologists. Para masagot nyo. Para masagot nyo yung lahat ng katanungan nila, hindi lang yung emotional part, kundi pati yung medical. Kasi syempre gusto nila maintindihan, bakit may psoriasis ako, tas may rheuma pa ako? Kaya, bakit na yung diabetes ko o yung blood sugar ko biglang tumaas? It's actually connected kasi ang diabetes is a comorbidities. Marami siyang comorbidities. Ano pang mga sakit ang associated with psoriasis? Kidney, heart problems. UVITs, yeah, infection of the eyes. Tapos, high blood. Hypertension. Okay. Isang pinakamabigat po siguro doon ay yung nabanggit nyo nga, psoriatic arthritis na manatawag doon. Sabi ng WHO, about 42% of those with psoriasis actually experience psoriatic arthritis. So, masakit na nga yung balat mo, masakit pa yung ano mo, kasukasuan. Even magpilas ka ng papel, napakasakit. Lalo na pagka nasa kamay. Mm-hmm. Actually, mabalik lang ako dun sa question mo kanina, mm-hmm. ma'am, na yung how we deal with it. Mm-hmm. Siguro yung una, kasi hindi naman namin basta-basta na-accept yung sitwasyon namin eh. Mm-hmm. Kasi hindi naman namin, actually sa aming tatlo, ewan ko kung the same din na nung na-diagnose ako ng psoriasis, meron palang psoriasis. Mm-hmm. So, hindi ko alam na meron ganong sakit. So, pinagdaanan ko rin lahat. Mm-hmm. Halos ako yung... Ano akala mo nung una? Akala ko, alam yung typical na nagka-allergy ka lang, tapos pag pumunta ka sa doktor, pag binigyan ka gamot, tapos na. Mm-hmm. But the fact na nakita ko ng doktor, kasi ang mga dermatologists, alam na nila. Mm-hmm. So, unang tingin pa lang, psoriasis. So, doktora, what is psoriasis? So, it's a skin condition na hindi na gumagaling. Mm-hmm. So, pag sinabi mo yun, parang may death sentence ka na agad. Kasi, hindi ka na makapag-shorts, hindi ka na makapag-sleeveless kasi mm-hmm. affected na yung buong katawan mo. Mm-hmm. So, yun, dinaanan namin yun sa pamilya. Kahit ako, inilayo ko yung sarili ko sa mga anak ko, sa asawa ko. Kasi yung isip ko, baka mahawa sila. Mm-hmm.
Pero hindi pala ganun. Mm-hmm. Ang mga tao, natutunan ko na pagka tinititigan ako mula ulo hanggang paa, na-accept mo na yun. Pinabayaan ko na sila kasi mm-hmm. even my husband, pagka yung nakita niya na tinititigan ako ng mga tao, lalo niya ako akbayan, hawakan niya ako sa kamay. So, mm-hmm. parang makita ng mga tao na hindi nakakahawa ang asawa ko. I-classic na nga yung kwento ko na sa simbahan. Mm-hmm. Sa simbahan na yun, ha. Mm-hmm. Ayaw nila, paupo na lang ako sa tabi nila. Mm-hmm. Tinitignan ako mula ulo hanggang paa. Mm-hmm. Sabi ko, naku, ito na naman kami. So, nag-ama namin, kinuha ko yung kamay nila. Oh, hindi sila makabitaw sa akin. Wala silang choice, kundi hawakan ako. So, after the mass, I told them na, I'm not contagious. This is mm-hmm. a skin condition na hindi nakakahawa. Huwag mm-hmm. po kayo mag-alala kahit hinawakan kita kanina. Mm-hmm. Kasi sometimes you have to tell it paulit-ulit para mag-sink in sa nila. Kasi pagka nakita nila pangit ang balat mo, iba na nasa isip nila eh. Mm-hmm. So, eventually, na-accept ko na yung sitwasyon ko. Minsan napapagod na nga ako maglagay ng gamot. Kayo na lang maglagay ng gamot sa akin. Mm-hmm. Minsan nag-moisturize na lang ako sa sobrang mahal ng gamot. Mm-hmm. O sige, mag-moisturize na lang. Minsan nagbabait naman sila pagka yung okay, ganun lang. You have to accept kung ano yung sitwasyon mo. Tapos be positive. Mm-hmm. Isipin mo makatulong ko sa iba na dumadaan din sa katulad ng dinaanan mo nung nag-uumpisa ka pala. Oo. Ito may nagtatanong, paano daw kayo tatawagan? Kung gusto nila, meron ba kayong parang call a friend na pwedeng tatawagan kayo just to talk to you para magkaunawaan kayo tungkol dun sa kanilang nararamdaman? May hotline ba kayo? Yes. Meron tayong website, www.sorfield.org, and pwede nyo rin kaming malapitan sa Facebook. Ang ating mga pages sa Facebook ay Psoriasis Philippines at Sore Life Media. Ngayon, kung gusto niyo naman po tumawag, meron po tayong cellphone 0932-892-6928 and landline na 02-274-8650. Mm-hmm. Okay, 274-8650. Meron kayong mobile din? 0932-892-6928. Ayun. Tawagan nyo po o kaya i-text po sila at makakatulong po sila tungkol sa inyong...